PBBM darating sa Gimba para sa paglulunsad ng 60K agripuhunan at pantawid program. Darating bukas, September 13, sa araw mismo ng kanyang kaarawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija para sa pilot launching ng 60,000 pesos na pang-agri puhunan at pantawid program, ang bagong credit service ng Department of Agriculture katuwang ang National Irrigation Administration. Ang Pangulong Marcos mismo ang magkakaloob ng cash cards sa mga magsasaka. Darating din si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at NIA Administrator Eduardo Guillen na sasalubungin ni Gimba Mayor Jesulito Galapon at Nueva Ecija Acting Governor Anthony Umali. Libo-libong magsasaka ang nakatakdang makaharap ni PBBM bukas habang ongoing ang paghahanda ng LGU sa pagdating nito para sa aktibidad kasama ang Presidential Security Group o PSG simula kahapon. Ipinag-utos na rin ni Mayor Galapon ang suspension ng klase bukas sa lahat ng level sa public at private schools sa buong munisipalidad. Pagkatapos ng cash card distribution sa Gimba, nakatakdang tumulak papuntang Palayan City, Nueva Ecija si Pangulong Marcos para sa isa pang seremonya ng distribution ng certificates of condonation at turnover ng agri-credit assistance kasama naman ang Department of Agrarian Reform. Dito sa Gimba, mauunang ipatupad ang nasabing credit program kung saan target na abutin ay 5,000 hectares na sakahin ng mga mao-onboard o makakapasok na magsasaka. Ang mga farmers na may sinasakang 1 hanggang 2 hektaryang lupa ang qualified makakuha ng 60,000 pesos na gagamiting panggastos mula simula ng pagtatanim hanggang sa anihan. Ang aplikasyon at verifikasyon ng mga farmers na mag-a-apply ay pinangangisiwaan ng NIA UPRIS Division 5 kasama ang Municipal Agriculture Office o MAU at Irrigators Associations dito sa munisipalidad. Magmumula naman ang financing sa Development Bank of the Philippines na mayroong 2% interest kada taon at makukuha ang pera sa pautang. Hindi pera yan, no? At makukuha ang pautang sa pamamagitan ng Interventions Monitoring Card o IMC. Kahapon, Miyerkules, September 11, natapos ang pagtanggap ng aplikasyon sa mga magsasaka. At sa datos ng NIA UPRIS 5, nasa mahigit 2,000 hektarya ang naabot mula sa target at mahigit 1,500 ang magsasaka ang naaprobahang mag-avail ng pautang. Sa 60,000 na ipapautang, 28,000 dito ay gagamitin sa goods and services, habang ang 32,000 ay pwedeng i-withdraw ng cash para sa 4 na buwan. 8,000 pesos yan kada buwan. Babayaran o ibabalik ng mga magsasaka ang kanilang inutang sa anyo ng palay na bibilhin o kukubrahin ng kooperatiba at kukwentahin sa 21 pesos kada kilo na bahagi ng contract farming scheme. So, habang maraming magsasaka ang positibo ang tugon sa program, lalo na dahil sa mababang interes, may mga magsasaka din na may agam-agam sa pautang nito na ito. Hindi nila kasi makukuha ng buo ang 60,000 pesos dahil installment ang kalalabasan nito tulad ng 8,000 na monthly ibibigay, kaya naman hindi rin daw sasapat ang magiging funding at hindi may iwasang mangungutang pa rin sila sa iba. Mawawalan rin sila ng laya sa pagpili ng inputs at may alinlangan sa pricing ng mga ito dahil may mga merchant na direktang kukunan nito na ibabawas ang bayad gamit na ang cash card. Okay. So, yun. Abangan natin bukas. Oh, nakakuha na tayo ng update. Kani-kanina lang, nakakuha tayo ng update na ilang final na yun eh. Pero ilang bilang na ng ano, ng 2,000 hectares. 2,000 plus. 2,120. Sa mga nag-apply, ang na-verify at mm-hmm. na-aprobahan ay 2,100. Oo. Originally kasi, di ba, parang originally, yan ay around 3,700 yung hektarya na naipon, kumbaga. Sige, yung nabuo or naabot. Mm. Pero kasi, na-finilter pa yon dahil meron pa yung mga nag-apply na ang kanilang sinasakang lupa o yung nakarehistro ay 2 hectares and above.
ay above 2 hectares. Okay, so, tinanggal uli yun. Kasi so, inopen, tapos inalis uli. Mm-hmm. Nung finilter yon, ito na yung lumabas. 1,584 na farmers. Ilan? 1,584 na farmers. Sa 2,120 hectares. Okay. Oh, so, yan. So, yung, ano yan eh, kung yung programa na 60K na yan, mm-hmm, ay hindi siguro, ganun ang scheme, ano, mm-hmm, ay mag-uunahan sa pag-a-apply. Mm-hmm. Pero dahil nga nakita nila na hindi naman nila mahawakan ng buo yung pera, mm-hmm, tapos pati dun sa input, yung pambili ng input sa iya, wala din maraming silang intermediaries. Wala din silang sariling pagpapasya, mm-hmm, di ba? Wala silang sariling pagpapasya doon eh, dahil pupunta sila sa merchant, itatakda ng, mm-hmm, merchant yung halaga, di ba? Mm-hmm. Eh baka mamaya itakda pa ng merchant na ang gagamitin nyo ay ito, di ba? Mm-hmm. Kasi para mangyayari dyan eh. Oo, halimbawa, di may merchants. Yun ang available. O, edi, ito yung gagamitin ko sa farm ko, sa sakahan ko. Mm-hmm. Ay, eh wala kami niyan, ito lang ang meron kami. Nung nalaman pwede nila ng loan, eh. At tapos yung installment, yun niya eh. Nag-ano sila? Parang kumabig. 8,000, 8,000, apat na buwan na may 8,000. Mm-hmm. Eh, bibigay mo 8,000 sa ika-apat na buwan, eh, anihan na yun. Mm-hmm. Alawas. Di ba? Oo. Eh, dito namin kailangan yan eh. Mm-hmm. Sa unang sa balsada pa lang kasi kami eh gagastos para sa land preparation. Eh, mm-hmm, maliit lang yun nila na land preparation. Mm-hmm. Eh, paano kung magkukrudo pa kami? Mm-hmm. Kasi huli namang magpalabas ng tubig ang niya, di ba? Eh magpupunla na sila. Mm-mm. O yung gastos namin sa pagkain ng mga taong magtatabas, mm-mm, o di ba? Tapos yung ano noon, eh sinabi doon, ang 8,000 ay gagamitin mo sa pang-araw-araw mo na gastusin, ano, pagkain, eh, siguro, habang hinihintay mo yung anihan. So parang meron kang allowance. O allowance. Eh, hindi naman allowance yun. Utang yun. Mm-hmm. Di ba? Utang yun eh. Ang purpose kasi. Pag pumasok yung pera sa'yo na yun, mm-hmm, eh. Wala kang inaalalang utang eh. At kung kaya baga na-advance, yung, ano? Advance kaya ano, credit talaga siya, pautang talaga, na may mababang interest. Mm-hmm. So, hindi siya ayuda. Mm-hmm. No? Ano nga yung sasabihin ko, nakalimutan ko tuloy. Pumapasok tuloy yung sa isip ko yung kung paano nila, kasi ang word ni ma'am ni DBP ay recipe. Na parang parang ano yung tawag dito? Parang niluluto. Niluluto na pacham. Pacham-pachamba? Parang ganun ang dating kasi sa akin. Na parang, okay, no, kompleto nila. Let's parang cook. Ito yung lulutuin natin and may recipe nga eh. Parang gano'n na parang, sige, why don't we try this? Diba? Parang gano'n kasi yung gusto nilang ipakita na, sige, bibigyan kita ng pera para sa inputs. Ito pa, ako ang magde-decide magkano. Ito pa, may diba? Kumakalat ha. Tapos, yung hindi rin naman naiintindihan kung paano yung siste nung pagsasaka. Halimbawa, papasok dyan yung ano nga yung tawag mo doon? Yung uutangin na yung pantanim? Ano yung tawag doon? Tampa. Yung merong tampa, meron yung naka-schedule na kaagad or nakapasok na doon sa magro-rotor, mag-harvest, yung ipambabayad, pagka-umani na, yung naka-advance na lahat. No, para ano. So, it makes me think na yung kanilang recipe ay niluto nang hindi kasama yung mga farmers natin. No. Or hindi yung mga talagang andito na nakararanas ng sitwasyon dito sa ground sa mismong sakahan yung nagbigay sa kanila ng inputs kung paano nila aayusin yung sinasabi nilang recipe. Mm-hmm. Yun. So ngayon, doon naman daw sa mga hindi nag-apply kasi nga hindi nila gusto yung scheme. Ano yun? yung scheme. Ngayon daw, may mga naririnig na yun daw 60,000 ay naibibigay sa mga magsasaka. Hindi naman sisingilin.
Hindi naman daw... Talaga? Oo. Papayaran. Mm. Kaya itong mga... Paano? Bakit? Ay, siguro, hindi si, si pag hindi si isingilin, hindi mo babayaran. O ay, ano? Di, eh, sa ano bangko yun eh. Oo. So, o, di ibang karote yung programa. Kakalabasan nun pagka may ganong ano. Mm-hmm. Kaya kung may kontrata, ano ang naka-stipulate dun sa kontrata? Yes. Oo. Memorandum of Understanding ata yun. Ano man yun. Kung MOA, MOU, mm-hmm. pwede nga doon. Basta isang anyo ng kontrata. Sa pagitan ng na magsasaka at saka dun sa sa implementor. Sa conduit, ultimately, dapat talaga yung mga farmers natin ang hindi agrabyado. Oo. Diba? Siya, sige. Para kung, abangan natin yung diba, bukas. Masusustain at masusustain yan. Di well and good. Mm-hmm. Basta't ang farmers natin ang may malaking pakinabang para masabi nating yung programa ng gobyerno ay pro magsasaka. Mm-hmm. No? Makamagsasaka. Radio